May good news po tayo ngayon tungkol sa ROTC na malamang marami sa mga pro-government ay matutuwa. Subalit, syempre, natural na po yun na hindi po talaga ikatutuwa itong balita ng mga dilawan. Pero, ganun pa man, ito po ay magandang balita ngayon na kung saan isiniwalat po ng isang senador ang update patungkol po sa ROTC na isinusulong ngayon. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang ating video. Ito po mismong napapanood niyo para mapanood din po ng marami sa mga Pilipino itong ating ibabalita ngayon. So ito na. Ito mga sangkay. In-interview kasi si Senator De La Rosa at natanong about sa mandatory ROTC bill. Kasi talagang isinusulong po ito ngayon. At ako rin po ay natutuwa mga sangkay dahil kung papansinin po natin ngayon, marami sa mga Pilipino, lalong-lalo na po yung mga kabataan, ay pumapanig po sa kamakaliwa. Instead na pumanig sa ating gobyerno, bakit? Nawawala po yung ano, nawala po talaga yung pagiging patriotic sa ating bansa, yung patriotism. So sabi po sa balita, tiwala si Senator Bato de la Rosa na maipapasa ang mandatory ROTC bill ngayong 19th Congress. Good news po yan mga sangkay, yan po. Naniniwala daw po si Senator de la Rosa na maipapasa ang ROTC bill. So, yung mga ayaw na ayaw po nito, yung may mga takot, iba dyan kasi takot na takot po talaga eh. So, pasensya na po pero mukhang lulusot po ito. At kapag naipasa ito, magiging mandatory po ito. Well, maganda po talaga kasi dati nga mga sangkay, nung kami po ay high school pa lang, bago po itong ROTC kasi pang college. Pero noon may tinatawag na CAT. So, kami noon ay dumaan sa ganun. At doon po talaga, grabe yung disiplina sa amin noon. No? Grabe po yung disiplina sa training na ito. Tinuturuan po ng magandang asal, pagiging disiplinado, higit sa lahat, pagiging mapagmahal sa ating sariling bayan. Pati mga babaeng college student, isa sa ilalim din sa military training sa kanilang unang 2 taon. Well, mga sangkay, alam nyo, hindi naman to katulad ng ano. Actually, mababa lang to eh. Kasi kung kagaya po talaga ng ano, yung dadaan po talaga sa pagiging military, mandatory na proseso kagaya po ng South Korea, yun, matindi po yun. Pero wala naman pong nagre-reklamo. Itong sinasabing kahit babae, dadaan po. Noon kasi mga sangkay, lahat po talaga dadaan. Noong high school, di ba, may CAT na tinatawag. Lahat po noon dumadaan, pati mga babae. May mga officer lang. Pero lahat po talaga, lahat ng I think fourth year or third year and fourth year po ata yun, kung di po ako nagkakamali, or fourth year lang. Sa mga ganun po yun, diyan nakakalimutan na po natin. Pagdating sa college, eto na, ROTC na. So hindi po ito kasing lala ng mandatory military service. Ito po ay training lamang po, parang ano lang siya, subject lang siya. Diba na kailangan mong ipasa. O, ito, interview ni Senator De La Rosa, pakinggan po natin. Babae sa ROTC. Tinanong, yung tungkol sa pagiging kabilang umano ng mga babae sa ROTC. Gusto ninyo, gender equality. Ayaw nyo i-consider ngayon na weaker sex. Tama rin naman si Senator De La Rosa. Diba? So, lahat tayo. Mahalin natin ating bansa. Diba? Sama-sama tayo dito. Oo nga. Diba? Masama tayo. Wala pong babae. Wala pong lalaki. Kasi alam nyo, kapag nilusob po ang bansa natin, halimbawa, may invasion na naganap,
Well, medyo malabo pa naman yan ngayon, mga sangay. Pero just in case, mangyayari yun, pag pinaliparan po tayo dito ng missile, damay naman po lahat eh. Walang babae, walang lalaki dyan. Lahat po matadamay. Ang kinagandahan po dito, kapag dumaan po sa military training, pati mga babae, ibig sabihin, alam po ang gagawin just in case dumating man ang mga ganitong klaseng problema. Diba? Diba? Kung atakihin tayo dito ng kalaban, hindi lang naman lalaki at tatamaan sa bala, pati babae naman tatamaan ng bala ng kalaban. Diba? Oh. Yun nga yung punto ko kanina. Sinabi na rin pala ni Senator De La Rosa. Hindi lang naman kasi, alimbawa, may magpalipad po ng missile dito. Sino ba yung tatamaan? Pipiliin lang ba? O yung mga lalaki lang kasi sila yung marunong lumaban. Hindi. Lahat po matadamay, babae o lalaki. So ang kinagandahan nga lang, kapag mayroong military training talaga, madidepensahan po natin ang bansa natin ng sama-sama. Okay? Hindi po yung tipong puro lalaki lang. So tulungan natin na dipisahan natin bansa. So it will also be a requirement for for female tertiary students, sir? It will also be a requirement for female college students. Yes. Ayan, yan. Unang dalawang taon to, mga sangkaya, ng mga college. Sama ang babae. Sir, dinamin. Okay. Ayun, mga sangkay, good luck. Panigurado yung mga dilawan dyan, hindi po talaga nila magugustuhan yan. Pero sa totoo lang, kailangan na kailangan po yan ngayon. Dahil marami sa mga kabataan na i-involve po sa mga gawain ng kamakaliwang grupo. At minsan nga po, marami po dyan, kumakampi po instead sa gobyerno, doon po sa kamakaliwang grupo. Naloloko po sila. Ito, tingnan po natin yung mga komento. I'm very thankful nag-CAT kami noong high school. I learned so much, especially my body posture. And those military terms, mabuhay po kayo, sir. Okay. Parehas din po tayo. CAT, kami noon, third year. High hanggang fourth. No, tama nga ako, mga sangkay. Third year high school hanggang fourth year. Mandatory po yun, mga sangkay. Nung high school, ha? Nung high school, lahat kami dumadaan. Kaya huwag kayong matakot sa sinasabing itong mandatory ROTC. Hindi po yan nakakatakot. Dumaan po kami sa ganyan dati nung high school. Okay, may CAT noon. Third year and fourth year. Diba? Ang bihira. Binabayaran, ito, medyo malabong komento. Binabayaran lang yan sa school kahit anong gawin ng gobyerno. Binabayaran! Pinagsasabi mo. Nung nag-CAT kami, wala namang binayaran dun eh. Kasi lahat kailangan dumaan. At kapag sira ulo ka, edi lagot ka. Bira. ROTC sa mga may course ng criminology na lang. Ito naman. Sino ba to? Ito naman, takot na takot. ROTC sa mga may course ng criminology na lang, hindi naman na ninyo inaallow yung 72 units na credential eh. Para makapagpulis yung mga may gustong magpulis. Ang gulo ng comment. Ito, most relevant bill. Ay, nako. Ito, natawa ako sa pilosopong sagot ni Senator Bato. Totoo naman, walang pinipili ang bala. O, diba? Ayun, mga sangga, ano po ang inyong komento tungkol po dito? Tingin nyo ba magiging pahirap ito sa atin o mas magiging malaking makakatulong ito sa mga Pilipino na mabalik po yung kultura na pagiging mapagmahal sa ating bayan? Tingin nyo, i-comment lamang po sa ibaba. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan, at palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.